Aboy Philippines! Hello, Miling TV fan! Kamusta po kayo? Ano pa ang inyong ginagawa? Tayo po ay busy today. So, i-share po ako sa inyo sa ating napa-repair. So, ang bilis po niya na-repair. Walang iba kundi ang ating electric fan. So, sinarge po tayo ng 950 sa tatlong electric fan. So, pakikita po natin ang ating electric fan kung maayos ba o hindi. Yan. Yan po ang 1. Yan po ang 2. Yan. Yan. So, okay naman po. Po yung 3. So, okay naman siya. Ito po yung electric fan number 1. So, meron pa po tayong electric fan number 2. Ito po yung electric fan number 2 natin na pagkabago-bago pa lang yun, nasira pa na. So, meron po natin kung okay. Ayan ang 1. Ito. Ah, 3 na pala yun. Ito ang 1. Ito ang 2. Yan yung 3. So, okay pa rin po. Kasi, yung lock po niya ang mabilis na nasisira. So, meron pa po tayong isa. Ito po yung isa natin, electric fan na mas malakas. So, try po natin i-power on. Ayan, 1. Ito po ang 2. Electric fan na repair. So, ayos naman po. Kaya lang, mahal. 950. Kung hindi 350, isa 300 siguro, parang gano'n. Basta, nagtotal po siya na 950. So, kaysa naman bumili uli tayo, at least, naibalik yung tatlo nating electric fan. So, God is sending us an angel. So, natulungan po tayong nagawa ang ating tawag nun, ang ating bed frame, nagawa din po siya. So, puros labas po ng pera. At least, hindi na nakabili ng bago. So, 1 month daw po ang warranty niya, sabi nga. At least, may 1 month pa na warranty. Kung hindi nasira, o okay pa rin. Sana po tumagal. So, yan po ang ating good news. Just number 2 na po yan, kasi yung una po yung ating bed frame. So ito, nasave natin yung tatlo, at least nakasave po tayo. Hindi natin na-expect na magagawa yung mga naka-junk doon sa ating likuran. So pag po tapon ng tapon, kung masisave po, isave po natin, ha? So ang mga bagay po sa ating napapamilis, parang disposable na lang po. So ingat-ingat po. Bali, ang gagawin lang po is puros pera, labas-labas ng pera. So, kailangan tender loving care po, TLC, ang ating gawin sa ating mga gamit. So, para po masave natin, kailangan isaksak, i-power on. Pagka hindi na gagamitin, turn it off. So, wag po biglang hinihigit. Iba talaga, higit lang ng higit. Kaya nga po may on and off eh, para mapasaayos ang ating mga bagay-bagay sa ating bahay. So, ang init-init pa naman. So, kahit po may aircon ka, naka-electric fan ka pa. Kaya inabot po na 8,000 ang aming bill last June. So, twice na po kami naka-bill ng 8,000. Namamas ko din po. So, kailangan po is tipid-tipid din. Kung malamig, i-off na po natin aircon at electric fan.
kung mainit, yung bukas. Pero sobra pong init ngayon, so kailangan po yung mga electric fan natin na naipakita ko sa inyo before, parang 7 ang aming electric fan, samantalang dadalong area lang aming lugar na napakaliit. So, kailangan po meron kayong mga substitute na electric fan. Kung maganda po siya na 24 hours na naipower on, so kailangan po ipahinga din natin, so nasisira din sila. So, after 7 hours, ipalit mo yung isa. So, ganun na lang po ngayon. The same time, linisin po para malakas ang buga ng ating electric fan. So, monthly, nalilinis ko naman po siya. Hindi ko ganun kaalikabok dito kasi wala kami sa highway. So, pwedeng linisin mo ng once a month. Pero hindi naman po ganun kadumi. May dumi, pero hindi ganun kadumi. Hindi ka tulad sa Makati, talagang polluted na ho. Pag nilinis mo siya, may kasama ng grasa. Eh, mahirap po yung nasa Delintera ka. So, po ang ating na-save na pera. Tatlo po ang ating na-save. So, same time, paki-like po tayo sa ating videos, sa ating YouTube. Paki-subscribe po. Paki-thank you po sa mga nag-subscribe. Sa hindi po pa po nagsasubscribe, subscribe na po sila. At the same time, add po tayo sa ating Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Until next time, God bless everyone. Ciao!